Hello guys! So ayan, adventure po ang inyong lingkod. Ayun, hindi. Bali, itong isi-share ko na po ito ngayon, ito po yung naging experience ko noong naglalakad pa po ako ng K-1 visa sa Pinas. So, sobrang tagal na, more than a year na po, kasi nandito na po ako sa US. Nakakuha na rin po ako ng green card. At ayun na nga po, napag-isip-isip ko na baka sakali lang na makatulong at makapagbigay ng impormasyon sa inyo ng kaunti. So, ayan. Umpisaan po natin sa pag-set ng appointment ninyo for interview sa embassy, US Embassy. So, ayan. Ang ginawa ko po, pumunta po ako sa site para po mas mabilis po ang inyong pagpunta roon. Nasa kaibigan ko po yung link kay Bouncing to Batangas, or pwede nyo rin pong i-search mismo na sa Google yung mga site na kung saan po kayo mag-fill up ng for K-1 visa interview schedule. So, dun po kayo sa US Embassy. So, nung nakapag-appointment po ako, nagsiset na po ako ng appointment, ang bale, binayaran ko po doon sa pag-set ko ng appointment is 14,575, kasi 2018 pa po yun. Pero ngayong 2020, hindi ko na po alam kung nagtaas na po ba or yun pa rin. Pero yun nga po ang binayaran ko, 4,575. At binayaran ko po yun sa ano? Saan ko ba siya binayaran? Sa BPI. Opo, binayaran ko po siya sa BPI. Tapos, nung nabayaran ko na po siya sa BPI, nagantay po muna ako ng 4 hours. 4 hours pa pong aantay ninyo, or magantay, gawin nyo na lang pong 5 or 6 hours bago po kayo mag-set ng appointment. Yun po yung sinabi. So, nagantay po talaga ako ng 4 hours, more than 4 hours. I think 6 hours na yung inantay ko eh. Dito kasi ang sabi dito, after payment, wait for 4 hours before scheduling an appointment. For payments made after 3 p.m., wait for the next banking day around 1 p.m. before scheduling an appointment. So, pag nagbayad po kayo doon, may bibigay naman po na ganito sa inyo, papel. Tapos, ino-note sa inyo kung kailan ka pwedeng makapag-set ng appointment mo. Then, the visa fee is valid only for 1 year. So, valid lang po yun for 1 year. Book your appointments as early as possible. Ayan. Kasi yung binayad nyo, ano lang po siya, 1 year validity. Validity. So, ayan, nakapag-set na po ako ng appointment. At ay ito nga po, pumunta ako sa website nila, nag-fill up po ako ng DS-160. Ito yung sinasabi po nila. Ito po siya. So ayan po yung DS-160. May picture po kayong i-attach doon. Or pwede rin hindi kayo mag-attach, basta may picture lang po kayo na ganito yung size niya. I think 2x2 po ito. Tapos, pagkatapos nyo po, mag-fill up doon, syempre ipiprint nyo po yon. At yun po yung dadalhin ninyo sa interview nyo. Wag na wag pong mawawala ang DS-160 kasi hahanapin po talaga nila yan sa inyo. So, andun na po yung confirmation code nyo doon, confirmation letter. So, ayan, isa po to sa mahalaga na kailangan nyo pong dalhin sa US Embassy for your interview. So, ang dala ko po, madami po akong dala. Sobrang dami. Parang tatlong, ano po yung dala ko eh, parang tatlong ganito. Tapos,
ang dadalhin nyo kung ano po yung mga requirements na hinihingi nila. So, ang dinala ko yung DS-160. Nagpa-print ako ng madaming-dami yung sa passport bio page ko. Tapos, yung birth certificate ko, NBI. Tapos, yung pagkadalaga po, yung... Ano bang tawag mo nun? Yung single ka, kailangan mo ng Senomar. Ayun, Senomar. Kailangan mo rin po yung Senomar. Para maging be sure po kayo, kailangan nyo pong i-xerox as many as you can. Hindi ko naman sinasabing damihan ng bonggang-bongga. Pwede na po yung dalawa, tatlo per original. Para po sigurado lang po kayo. Kasi, hindi nyo po alam, baka kunin nila yung kailangan nilang xerox copy. So, hindi na po yun sa gabal. So, kailangan nyo pong mag-xerox at dalhin ang dapat mga dalhin. So, ayun na nga. Nadala nyo na po yung mga requirements. Syempre, kailangan nyo ng mga requirements din na supporting document. Galing po yun sa fiancé ninyo. So, i-email niya po lahat sa inyo nang dumating sa kanya. Tulad ng NOA 1, NOA 2, yung mga ganun po. At yun nga, ipiprint niyo yung mga yun. Tapos, dadalhin niyo po yun sa interview niyo. Lahat po ng mga bibigay sa inyo ng fiancé ninyo, dapat niyo po iprint at i-compile po ninyo sa isang ganito. Kasi, mas mabilis, tsaka mas alam nyo kung nasaan yung mga requirements ninyo. Tapos, ayun na nga po, at lahat po ng mga isi-send sa inyo ng fiancé ninyo, kailangan nyo pong i-print. Lahat po yun. Lahat ng mga, yung tulad nung taxes niya, kailangan nyo pong i-print po yun lahat. At i-compile nyo. Pati rin po kung divorce siya, kailangan ng divorce decree, kailangan po yun. Kailangan din po ng mga income, mga ganon, yung certificate of employment, birth certificate niya, at ano pa ba yung mana. Ang pinakamahalaga po, lahat yun mahalaga. Aking camera, kaya gagamitin ko po ngayon ang aking phone. So, mabilisan lang po to. I-share ko lang po sa inyo yung naging experience ko sa loob ng US Embassy for my interview. Last 2018, ngayon lang po nakagawa ng video. Pero sana talaga makakatulong po itong video na ito para po sa inyong mga nakaset na appointment or interview sa US Embassy sa mga pupunta po dito sa US. Ayan. So, ayun na nga, nakapag-compile na po kayo ng mga requirements na kailangan po ninyo. Lahat ng mga ibibigay po sa inyo ng fiancé ninyo or lahat po ng dumating sa kanya mga documents, especially po yung mga NOA 1, NOA 2, yung mga ganon, kailangan nyo po yung i-print at i-compile sa isang ganito para po hindi po kayo mahirapan at hindi po mawala. So, ayun na nga. Pagkatapos po nun, may mga iba pa pong requirements na kakailanganin. Siyempre, yung tulad ng mga chat logs, kailangan nyong i-print yung mga chat logs ninyo. Kailangan nyo talagang gawin yun kasi may mga consul talaga na nagre-require ng mga ganito. Yung mga chat logs. Tapos, eto nga. Eto po yung chat logs namin. So, sobrang kapal po nyan. Ayan. So, meron kami sa Viber. Sa Viber lang po kasi kami nag-uusap. Kaya, ito po lahat ng mga chat logs. Pati kung may mga pictures din po. Ayan. Ito naman sa Yahoo Mail. So, ayan. Sobrang kapal niyan. Ayan. Makapal po talaga siya. Ganyan kakapal yung chat logs na print po namin. Kasi parang 1 year. Ay, hindi. Siguro mga sabihin natin 10 months chat logs to. Kasi nag-start kami noong July, tapos hanggang September. So, ilang months lang po yun. Kahit din po sa Facebook, kung may mga post kayo together, i-print nyo rin. Kasi hindi nyo alam yung mga consul na manghihingi ng mga pruweba pa. Ayan, kailangan pa nila na
ng mga more proof. So, ayun, kailangan nyo i-print yung mga chat logs. Siyempre, yung passport ni fiancé ninyo, yung kung ma-stamp siya, na nakapunta na talaga siya dito sa Pinas, i-print nyo rin po yun, hingin nyo po sa kanya yon, na scan niya, tapos isend niya sa inyo, tapos i-print nyo. Tapos, yung Philippine Airlines itinerary, yung mga resibo, kung saan kayo nagstay, tapos kung nag-rent kayo ng car, yun din. Ilagay nyo na rin po yung lahat-lahat. Yung kung nag-travel kayo together sa Pilipinas, yung mga itinerary, ayan, kailangan nyo rin po siyang i-print and i-xerox, or i-print na lang, wag na i-xerox, sorry. Tapos, i-compile nyo po siya. Ayan, lahat-lahat. Pati yung mga hotel receipt, ayan, pagsamasamahin nyo na po yan lahat sa isang ganito, sa isang, ano ba tawag mo dito? Binary? Basta, sa isang ganito, sorry, ayan, hindi ko alam kung tawag mo ganito. Yan, yung mga hotel, yung mga ganon, yung i-compile nyo po yung first met, second met, third met, or kung ilang beses siyang pumunta sa Pinas, lahat po ng mga pinuntahan nyo, ayan, yung mga hotel, mga ticket, airline ticket, yung mga ganyan, kung kaya nyo po siyang i-compile lahat, gawin nyo, kasi talagang kakailanganin mo yan once na naghanap pa ng more evidence yung consul. Tapos, ang pinaka isa pang evidence po na kailangan din, yung evidence of relationship. So, kailangan nyo rin po ng mga pictures ninyo together. So, yun po yung nagpapatunay na talagang yung relationship ninyo ay totoo at hindi peke. Ayan. So, kailangan nyo rin po i-compile lahat ng mga photos. Di naman lahat, pero piliin nyo na lang kung ano yung mga gusto nyong ilagay. Basta, may pruweba kayo na kayo ay together. So, ayan nga po. Ayan po yung mga, ito po yung first met up namin, yung unang pagpunta niya. So, ayan. Ayan. So, mas nakaka, ano tawag mo, kapakapaniwala po talaga kung bibigyan nyo rin ng, kung lalagyan nyo din ng date, ng mga notes, tulad ng mga pinaggagawa ko dito. Ayan, kung saan yung place, kung anong date yan, kung anong mga ginawa nyo that time. So, ayan, kailangan nyo rin ikwento, kumbaga, diba? Kailangan nyo ikwento kung ano yung mga pangyayaring naganap noon. Pero wag naman yung mga ano na, ha? Ikwento nyo lang yung mga kung saan kayo pumunta, mga ganon. Tapos kung na-meet na rin po niya ang family ninyo, ilagay nyo na rin po yun kasi mahalaga rin. Tulad ng kung na-meet na niya yung mga friends nyo, yung mga relatives, mga ganon. So, ayan, mga gift, ayan, ilagay nyo na rin po siya dito kasi proof of relationship po yon. So, ayan, marami pa akong nailagay dito. Tsaka may mga notes ako. So, ito po siya. Sa isa ko po siyang folder nilagay. Hindi ko alam kung folder ang tago dito. Basta yun, ayan. So, ayan na nga. Ready na po ako. As long as yung supporting documents, guys, na galing sa kanya ay nasa inyo. Tulad ng mga taxes niya, yung mga employment letter, yung letter of fiancé, kailangan nyo ring maglagay doon ng letter mo na kinoconfirm mo na ikaw yung fiancé niya, at yung letter din sa kanya na kinoconfirm niya na siya yung fiancé mo. Kailangan nyo rin po yun. So, ginawa ko yon, tapos kinumpad ko siya sa lahat-lahat po. Kailangan nyo nung birth certificate niya, yung passport din niya, kunin nyo na rin, lagay nyo na rin po doon lahat-lahat. So, pagkatapos nyo po makumpay lahat, so, pumunta na po ako sa, pagkatapos na po ng aking medical sa SLEC, kasi nag-ano po ako,
Nag-schedule po ako ng interview ko sa... Nag-schedule ako ng interview ko dun sa my US Embassy. Hindi pa tapos yung aking medical. So, ayun na nga. Kailangan kong ipasa yung medical at thank God pumasa naman ako. Tapos yung sumunod na po ay yung aking interview sa US Embassy. Yun yung araw na yun, is September 25, 2018. At ang aking tawag nito, ang aking oras, ang schedule ng aking interview ay sobrang aga, parang nasa 7 a.m. yata. No, 8 a.m. So, yun na nga, maaga po akong pumunta, nag-check-in po ako ng hotel doon malapit sa US Embassy. Tapos, nag-taxi ako kasi umalis ako doon, medyo madilim pa, 5. Or, mga 5:30, ganon. Kasi po, pag hindi nyo inagahan, marami na pong pila. So, kailangan nyo agahan kasi po, madaming pila, mahaba ang pila. So, mas maaga, mas maganda. So, ayun na po, maaga po akong pumunta, pumila na po ako. Tapos, hinanap. Sa pila po, may mga requirements na kailangan doon. Yung DS-160 mo, yung confirmation of appointment mo, yung passport mo, dalhin mo. Ayun po yung una titingin. Tapos ma-scan, i-scan po nila kayo doon. So, bawal po ang phone, bawal lahat ng electronics. So, huwag na rin po kayo magdala ng pagkain at kung ano-ano pa po. Basta dalhin nyo lang yung mga requirements ninyo. Tapos, yun lang, ballpen. Huwag nyo pong kakalimutan ng ballpen. Tapos, kung may kasama naman kayo, pwede kayong magdala ng phone at pwede nyo rin pong ipahawak muna sa kasama ninyo. Pero, wag po kayong magtitiwala sa labas na hindi nyo kilala tapos iiwan nyo lang sa kanya yung phone nyo o yung gamit nyo. Wag na wag nyo pong gagawin yon. Kasi sa panahon ngayon, mahirap po ang magtiwala. So, kailangan nyo maging alerto at maging sigurado, sigurista, ganon. Kaya kung pinagbawawal po yung phone sa loob, huwag na po kayong magdala kung wala po kayong kasama. Huwag po kayong makikisuyo na bantayan nyo po muna to, ganito, ganito, ganon. Huwag po kasi hindi nyo kilala yung tao. Hindi naman ako nagja-judge, pero kailangan nyo lang mag-ingat kasi hindi natin alam ang utak ng mga tao, di ba? Hindi natin kilala. Hindi ako nagja-judge, pero sabi ko lang sa inyo, maging alerto. Yun lang po. Tapos, pagkatapos nun, nasa loob na kayo, ibibigay sa inyo yung ano, yung tag neto, yung, hindi ko alam kung, basta empleyado doon, ituturo sa inyo kung saan kayong banda uupo. So, antay nyo lang natawagin yung pangalan ninyo kasi nasa kanila naman yung date of appointment ninyo. So, tatawagin yung pangalan nyo sa first sa screening, ayun, first screening 'yon. So sa first window 'yon. Marami rin siyang windows, marami siyang console din doon na magtatanong din. Yung iba Pinoy, yung iba American, pero ang alam ko mga Pinoy, pero hindi ako sigurado kasi yung nag first screening sa akin is Pinay, babae, so Pilipino. Tapos po imbis na matapos po ako ng napakaaga, ayan na nga, naging late. Super late po ang aking naranasan. So, nasa loob na ako. And wait, kapag nasa loob po kayo, mag-wear po kayo ng appropriate. Basta yung magandang damit din po na pang formal. So, para hindi rin po kayo magka-problema doon. Tapos, yung case ko kasi hindi mahanap nung consul. So, nag-antay ako more than, siguro sabihin natin, more than 45 minutes or sabihin natin 1 hour kasi hindi niya mahanap. So, nung tinawag niya ako, sabi niya, umupo ka muna doon, hahanapin ko ang case status mo. Case, yung ano, yung packet, ayan, hahanapin daw niya yung packet ko, so umupo muna ako, nag-antay ko na sobrang tagal. Sabi ko,
matutuloy pa ba tong interview na to? Sabi ko talaga sa sarili ko. Hanggang sa nakahinga na ako, tinawag na niya yung pangalan ko. Tapos yun, in-screen niya ako. Tinanong niya ako kung ano pangalan ko, kailan ako pinanganak, kinuha yung mga, may mga kinuha siya, mga birth certificate, NBI, mga yung DS-160, yun. Binigay ko talaga lahat, lahat ng mga tinanong niya sa akin na dapat na kailangan niya, binigay ko lahat. Yung birth certificate original, yung Senomar, yung DS-160, at yung passport, yung mga ganon, yung bio page na passport copy. Tapos, tinanong niya ako ng slightly lang naman, slightly question. Sabi niya sa akin, ano pangalan mo, ilang taon ka na, saan ka nakatira, kailan ka pinanganak, tapos kung sino yung fiancé ko, tapos saan siya nakatira, ayun, tapos ano ba siya, divorce ba siya, ganon. Tapos tinanong rin niya sa akin kung may divorce decree akong dala. Binigay ko sa kanya yung isang folder ko. Andun lahat yung mga tungkol sa fiancé ko. So, tinignan niya yon. Pati yung photo, tinignan niya yon. Pati, tapos tinanong niya sa akin kung anong work niya. So, ayun, sinagot ko naman lahat. Tapos, smooth lang. Yung iba na tungkol sa akin na, na kinasal ka ba, mga ganito, ganon, mga ganon. Sabi ko, hindi, ganito, single po ako, ganon. Tapos nung natapos na po yun, pumila po ulit kami, pinapila ulit kami sa final interview naman. Alam niyo doon, maririnig niyo lahat yung mga interview. Yung mga ini-interview, yung mga sagot nila. Basta, marami po kayong maririnig doon kasi parang open lang siya. Tapos nasa loob lang yung console sa isang window, nagtatanong, tapos sinasagot naman nung applicant. So, nung turn ko na, so naka-line na kami yan for the final interview, marami kami, marami. Hindi lang K-1 visa, lahat talaga. Lahat po talaga ng mga gustong pumasok sa US, talagang dadaan po doon. At pipila po ng kung ano po yung, wala pong parang special talaga, pipila ka kasi may nakasabayan ako, comedian siya pero hindi siya ganun kasikat. Nakita ko siya sa lagi sa Once Upon a Time dati, pero hindi na siya sikat, pero lalaki siya, pero pumila po talaga din siya na katulad namin. So ayun nga, napaka bilis lang din ng pila, napaka bilis lang din ng interview ng iba. Yung iba talagang dinidikdik talaga yung pag-i-interview. So, napunta ako sa isang American guy, sa isang lalaki. So, yung sa kanya, may mga kasi window sila. Tapos, babae, lalaki, tapos may babae. Mas marami yung babae. Sabi ko sana mapunta ako dun sa guy. Kasi parang napakalmado lang niyang magtanong. Siyempre, English siya. Tapos, nung ako na yung tinanong niya, sabi niya sa akin, ang unang tanong niya sa akin, "How are you today?" Yun yung unang tanong niya. Sabi ko, "I'm doing great." Then, sabi ko, "Thank you." Tapos, ang unang niyang tinanong sa akin was, "Anong pangalan ko? Kailan ang birthday ko?" Ayun. "Sino ang fiancé mo?" Tapos, "Saan siya nakatira?" Exact address, guys. Kailangan niyang sabihin sa kanya exactong address at yung number niya. Pag tinanong nung consul, ibigay niyo kasi tinanong sa akin. So, kabisado ko yung number ng aking fiancé. Tapos, tinanong niya kung anong trabaho nito, anong trabaho niya, tapos kung divorce ba siya. Ayan, kung may divorce decree ba siya, ganun, binigay ko rin yung divorce decree o kaya tapos ano pa ba yung mga, ang tanong pa niya sa akin, ilang beses na siyang pumunta dito? Ayan, sabi ko, tatlong beses na. Tapos, saan kayo unang nag-meet? Or saan kayo nagkakilala? So, ayan, sabi niyo kung saan kayo unang nagkakilala. Tapos, nung pagpunta niya dito, saan kayo unang nag-meet? Tapos, kailan siya pumunta? Alam niyo guys, yung napakaliit, yung mga date,
kailangan nyong i-memorize lahat ng date. Huwag na huwag nyo pong kakalimutan yun. Kasi once na nagpalya ka, or nakalimutan mo yung date sa screening mo pa lang, tapos, kasi kung ano yung sinagot mo sa screening mo, yun yung ma-forward dun sa final interview mo. Kaya huwag kang mag-iba-iba ng mga sagot. So, kailangan, stick ka lang kung ano yung sagot mo, dun ka. Huwag ka matataranta. Kasi sa akin, ang tinanong lang niya, yun, trabaho ni fiancé, kung saan siya nakatira, phone number, kung saan kami nag-meet, ilang months na kami nag-uusap, tapos, ano pa ba? Kung may anak siya, kung divorce siya, mga ganon. Yun yung mga tinanong. Tapos, ang ginawa ko lang, sinagot ko lang. Tapos akala ko, kasi guys, akala ko kukunin niya lahat ng mga kinumpile ko tulad ng mga proof. Yung mga proof ng relationship, ganun. Sabi ko, hindi man lang niya tinanong yung mga supporting documents. Kasi naman, sa packet kasi guys, andun na rin yung mga supporting documents na kailangan nila. So, tatanungin na lang nila sa inyo kung talaga bang nasa inyo yun kung gusto nila. Kung gusto nila kayong tanungin. So, yun sa akin, wala talaga siyang tinanong tungkol sa proof of supporting documents. At saka kahit yung chat log guys, wala siyang tinanong na chat logs. Promise, kahit yung pictures, hindi man lang niya tinignan. Hindi man lang niya tinignan. Kasi, hindi ko alam kung bakit. Pero, talagang sabi ko nga nung natapos yung interview ko, sabi ko, bakit hindi man lang niya tinignan yung pinagpaguran ko? Yung ganon. So, pero grabing nakahinga ako ng bongga kasi ang bilis lang, ang smooth lang ng interview niya sa akin. Hindi talaga ako kinabahan. Kasi napaka friendly, ganon. Tapos nung nasagot ko naman lahat ng tanong niya, tapos binigyan na niya ako ng packet. So ayan, bibigay ko sa inyo yung packet, yung dalawang packet. At yun na nga, pag binigyan na kayo, ibig sabihin nun, pasado na po kayo. So ang next step niyo niyan ay pupunta naman po kayo sa CFO seminar na. Sa pagkatapos ng CFO seminar, pag nabigyan na po kayo ng certification, pwede na po kayong lumipad. Lumipad papuntang US. So ayan, yung personal experience ko po talaga, napaka, sabihin natin sa una ng pag-aantay ko ng interview ko, sobrang kinabahan ako kasi sabi ko, hindi nila nga mahanap yung packet ko. So hanggang sa nahanap na, hanggang sa nag-antay ako, tapos sinagot ko lang naman yung mga tanong ng konsul. May mga konsul namang mababait. Sabi nila, may mga konsul ding masusungit. Pero hindi natin alam. As long as masagot ninyo yung mga tanong nila, yung tanong nila tungkol sa inyong dalawa, ayun, wala po kayong dapat ipag-alala at ikabahala. Kasi tungkol lang po talaga sa inyong dalawa ang kanilang tatanungin. So yung pag-compile po ng mga proof of relationship, back up nyo po yun. Kasi sabi nila may mga konsul na naghahanap talaga ng mga pruweba pa. Kasi may friend po ako dito sa Texas na hinanapan siya ng chat logs. Yun lang ang hindi niya nadala. So ginawa niya yun, tapos pinadala pa niya doon. Kaso nga lang, parang waste of time pa kapag ginawa niyo yun. So kailangan maging prepared na po kayo sa lahat ng kakailanganin ninyo. So lahat po, lahat ng proof of evidence of relationship ninyo, lahat-lahat ng kung anong makukumpile ninyo, i-compile nyo na rin po. So kung gusto niyo pa po ng more information, pwede po kayong pumunta sa site ng aking friend, si Bouncing to Batangas. Nandun po yung mga link na kakailanganin ninyo. At ito'y dagdag lamang po sa inyo na sinasabi ko, wag po kayong kabahan sa inyong interview. Kasi as long as alam niyo yung sagot, as long as genuine yung relationship ninyo, as long as
kaya kayong petisyonan ng fiancé ninyo, stable siya, okay na okay po yan. Ma-approve at ma-approve po kayo. Huwag po kayong uutal-utal kasi hindi naman ganun kahirap yung tanong ng consul. Promise. Napakadali lang. Hindi ko alam sa iba ha. Hindi ko nila lahat. Pero yung sa akin, sa experience ko, kasi tungkol lang din naman sa amin dalawa at napaghandaan ko, syempre kailangan nyo maghanda para sa inyong magiging interview, di ba? So, kung handang-handa na kayo, ayun, gawin nyo na po yung interview. At alam kong ma-approve kayo as long as, yun nga, kompleto kayo, walang bahid ng kasinungalingan, lahat totoo, lahat alam nyo, lahat swak na swak, saktong-sakto talaga. Alam nyo kung ano yung maisasagot ninyo. Wala kayong problemahin. Sigurado po na magiging approved kayo. So, ayun na nga po, nandito na po ako sa US at nakakuha na rin po kami ng kinasal na kami, nakakuha na rin po ako ng green card. So, may na-upload din po ako experience ko sa green card. So, ayun nga po, salamat pa rin po at nanood kayo dito ngayon sa aking video at sana sa kaunting pagdadaldal ko dito ay may naitulong po ako at may naiambag ako na lakas ng loob para po sa inyong paparating na interview. Ayan, maraming salamat po at sana ay maging maayos ang inyong interview at pumasa kayo. Salamat at bye-bye!